Paano maghanda ng infant formula at pakainin ng iyong sanggol? Ang wastong paghahanda ng pagkain formula ay napakahalaga sa nutritional na pag-inom ng mga sanggol at pinapababa ang impeksyon na dulot ng bakterya. Paghahanda ng infant formula. Una, pakuluin ang tubig gripo. Kapag gumagamit ng isang dekuryenteng takuri, hintayin hanggang sa otomatikong ma-off ito. Pagkatapos, ay iwanan ang tubig doon upang lumamig nang hindi higit sa 30 minuto. Nang sa gayon, ang huling temperatura ng tubig ay hindi mas bababa sa 70 degrees Celsius. Linisin ang lugar kung saan ka maghahanda ng pagkain. Pagkatapos, hugasang mabuti ang iyong mga kamay ng sabon at tubig at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Kunin ang bote mula sa sterilizer ng bote at ipagpag ang anumang sobrang tubig mula sa bote at teat. Banlawan ng pinakulo ang tubig ang bote at teat kung naisterilisa na ang mga ito ng kemikal. Ibuhos sa bote ang naaangkop na dami ng pinakulo ang tubig na hindi mas bababa sa 70 degrees Celsius. Ilagay ang eksaktong dami ng formula powder sa tubig tulad ng inilalarawan sa label. Ang paglalagay ng labis na powder ay maaaring magdulot ng dehydration. Sa kabilang banda, ang hindi sapat na powder ay hahantong sa hindi sapat na nutrisyon. Lagyan ang formula powder ang scoop na nakalagay sa lata. Pantayin ito gamit ang flat na gilid ng isang malinis at tuyong kutsilyo. Huwag idiin ang powder pababa. Ikabit ang teat at ang takip sa bote. Alugin o paikutin ang bote ng marahan hanggang sa matunaw ng lubusan ang powder. Pagkatapos, palamigin agad ang gatas sa temperaturang angkop para ipainom. Ilagay ang ibabang kalahati ng bote sa ilalim ng nakabukas na gripo o ilagay ito sa isang palanggana ng malamig na tubig. Pagkatapos, patuyuin ang labas ng bote. Magpatulo ng ilang patak ng gatas sa iyong pulsuhan upang matiyak na ang temperatura ay angkop para ipainom. Pagpapakain ng iyong sanggol gamit ang bote. Kapag nagpapakain, kargahin ang iyong sanggol na ang kanyang ulo ay mas mataas kaysa sa kanyang katawan. Marahang idampi ang teat sa bibig ng iyong sanggol at ibabaling niya ang kanyang ulo rito. Panatilihing nakatagilid ang bote upang mapunta ang gatas sa teat. Iniiwasan ito na makalunok ng hangin ang iyong sanggol habang sumususo. Itigil ang pagpapakain kapag ang iyong sanggol ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kabusugan. Halimbawa, kapag bumabagal ang kanyang pagsuso, kapag tumigil na siya sa pagsuso o umiiwas sa bote, dapat na itapon ang natitirang gatas. Huwag gamiting muli ang hindi naubos na gatas. Huwag na huwag iwan ang dumedede ng mag-isa ang iyong sanggol na tinutukuran lang ang bote ng tuwalya o unan. Maaari itong humantong sa pagkasakal o pagtaas ng panganib na hindi makahinga. Ang pagtulog na may bote sa bibig ay maaaring humantong sa pagkakabulok ng ngipin kalaunan. Pagpapadighay ng iyong sanggol. Padighayin ang iyong sanggol kapag maubos na niya ang pagkain. Maaari nitong maiwasan na sumuka siya ng gatas pagkatapos painumin. Maaari mo rin siyang padighayin kapag tumitigil siya sandali habang pinapakain. May dalawang paraan upang magdighay. Kargahin ang iyong sanggol ng tuwid at alalayan ang ulo niya sa iyong balikat habang marahang tinatapik-tapik o hinahagod ang likod niya ng ilang minuto. Bilang alternatibo, paupuin ang sanggol sa iyong kandungan. Alalayan ang dibdib at ulo niya gamit ang isang kamay habang marahang tinatapik-tapik o hinahagod ang likod niya gamit ang kabilang kamay ng ilang minuto. Pagkatapos ng pagpapakain, ang pagkarga sa iyong sanggol at pagpapanatili sa kanya sa tuwid na posisyon sa loob ng 10 hanggang 20 minuto ay nakakaiwas na sumuka siya ng gatas.